Yun o, isa na namang negosyo recipe ang isishare ko sa inyo. Negosyo recipe na hindi mo kailangan ng malaki ang puhunan at madali lang gawin. At pwede natin itong gawing pangregalo o pang giveaway sa kahit anong okasyon. Excited na ba kayo? Tara, simulan na natin! Para sa pag-melt ng chocolate, gagawin ko ang double boiler method. Kagaya ng parati kong ginagawa, gagamit ako ng wire rack upang hindi direktang nakalagay sa tubig ang bowl at para maiwasan rin na ma-overcook ang chocolate. Dahil kapag ito ay na-overcook, nag-iiba ang texture nito at mahihirapan na tayong mag-reheat nito. Kapag mag-uumpisa na kayong mag-melt, kailangan mahina lang ang apoy na inyong gagamitin o kaya naman mas maigi na patayin na ang apoy dahil madali lang naman matunaw ang chocolate kapag mainit na ang tubig. Ito ang gagamitin kong wafer. Nabili ko lang ito sa Shopee. Sa halagang 39 pesos at meron na itong 32 pieces na laman. Gagamit rin ako ng edible sprinkle para sa pag-design. Nakadepende sa inyo kung anong design ang inyong gagawin. Tips para tumagal ang ating chocolate wafer. Kailangan itong makoat ng mabuti upang hindi maging makunat ang wafer. Kapag hindi maayos ang pag-coat ninyo, ito ay magiging dahilan ng pagkakunat ng wafer at hindi na ito magiging crispy. Para sa mga magtatanong kung pwedeng Nissan wafer ang gagamitin, yes po, pwedeng-pwede iyon. Depende sa kung anong gusto ninyong flavor. Ito lang ang pinili ko dahil masarap ang flavor ng makapuno na wafer at para may kakaibang lasa rin. Habang hindi pa nasiset ang chocolate, maaari na tayong maglagay ng sprinkle na gusto ninyong i-design sa inyong chocolate-coated wafer. Ang paglagay ng design ay nakadepende sa inyong gusto at motif ng okasyon ninyo. Masaya rin itong maging bonding ng inyong mga anak upang mas mapalawak pa ang kanilang imagination sa pagdi-design. Ginamit ko naman ang white chocolate sa pag-design nito. Nilagay ko lang ito sa plastic dahil wala akong piping bag. Ayan, eto na lahat ang nagawa kong chocolate-coated wafer.
Bali, 21 pieces lang ang aking nagawa dahil nagkulang na ako ng chocolate upang pang-coat ng wafer. Acetate box ang ginamit ko para sa packaging nito. Para sa mga magtatanong kung saan ko ito nabili, ito po ay nabili ko sa Shopee. Kailangan pa natin itong i-form. Kung meron pa kayong naisip na mas magandang packaging, maaari ninyo iyon i-try. Nagbigay lang ako ng idea kung ano ang pwede ninyong gawin kung ito ay inyong ibebenta or gagamitin pang giveaway. Gamit rin ako ng paper liner upang mas mapaganda ang packaging nito. Sa isang box, kakasya ang 4 pieces na chocolate coated wafer. Sa isang box, pwede natin itong mabenta ng 50 to 65 pesos. Nasa huling bahagi ng video ang costing nito. Nakadepende pa rin sa inyong costing kung magkano ninyo ito ibebenta dahil iba-iba ang presyo ng ating mga binibili. Kaya importanteng meron tayong sariling costing. Nagbibigay lang ako ng idea kung ano ang inyong dapat gawin. Para sa final packaging, gumamit ako ng twine para sa pag-ribbon nito. Kahit anong ribbon ay pwede ninyong gamitin depende sa inyong nais. At gumawa rin ako ng sample na merong thank you card. 5 bucks ang total na aking nagawa.